Sound check. Welcome back po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At ngayon pag-uusapan natin yung mga top requested stocks. Okay? And before that, syempre, don't forget to subscribe to our channel kung bago ka pa lamang. At pakipress po ang notification bell para palagi po kayong manonotify ni YouTube, no? Pagka meron po tayong bagong upload na video. So let's start. So by the way, wait lang pala, no? Oh, yan. So punta tayo dito sa may community tab. Tapos dito sa may mga stock requests. Ayan. So basahin natin. Okay, newest first. So let's start EEI. Oh, wait lang pala. Shoutout muna tayo kay Sir Jomari Salazar, kay Art Dux, kay Manu, kay John Santos, Davian Ramirez, Kelvin Castro, Summer, Yurd Naxela, Raul Wahe, Kelvin Castro ulit. Okay, tapos sino pa ba? Jenny Bell Jose. Ayan. Shout out din kay Artemis and shout out kay Amir Maktol. Makatol ba or Maktol? Ayan. So anyways, meron na po tayo ditong list ano ng mga binanggit nyo. And syempre, meron ditong mga blue chips eh. 'Di ba? Saan ba yung blue chip dito na request? O, eto. Si MBT, ano to, blue chip to eh. So, si blue chips, isasama natin yan sa mga, ano, no? Sa mga blue chips stocks. So, siguro bukas natin gagawin yung blue chips or pwede mamaya, ano? Sa susunod nating video. Ayan. MBT, Security Bank, BPI, ano? MPI, AEV, ayan, mga blue chips yan eh. O yan, so ano natin yan, ano? Ihiwalay natin yan guys ng video. So other video yan, yung mga blue chips. Para ano na lang, para isahan na lang. O yan, so let's start. So by the way, don't forget to follow my account, ano, sa Investagrams. So pa-search lang po, StockPlay. Ayan. Okay, let's do this. Number one is EEI. Ayan. So dito kay EEI, still in downtrend pa rin guys, ano? So very obvious naman since 2017. So we have here the downtrend line. So we have 1, 2, 3. And here sa part na to, wala pang retest ano, for breakout. So kung ito ay i-zoom natin. So let's zoom. Okay. So kung papansinin nyo guys, meron tayo ditong green line ano. So si green line is, ayan o, siya ay trend line ano. Series of touches, so we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So sa part na to, kay EEI possible breakout, no? So tignan natin kung magbe-breakout sa Lunes. So we have here the trend line. So si uptrend line is nag-start noong July, ano? July 2020, series of touches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and boom. Okay, so malapit na guys, ano? So, tignan natin kung magbe-breakout or breakdown. Okay, so sa part na to, it's very crucial kung saan siya magbe-break, no? So, syempre, possible
dito or dito, no? So for example, sa taas magbe-breakout. So pagka sa taas nag-break tong si EEI, so ang target price natin is 8 pesos. Ayan. Dito guys, no? So pagka naman sa baba, okay, breakdown from here. So possible dito, no? Sa 7.2 pesos around here. Ayan. And here sa part na to, ayan, so based lang dito sa chart, no? Kung papansinin natin dito sideways. So possible ang accumulation phase for EEI is here. Ito. Ayan, sideways eh, no? Tapos this part is mark up phase na to, guys. Okay, ayan, no? So pagka sideways pa lang, possible accumulation phase yun. Okay? So very evident naman, no? Since nung COVID crash, nag-sideways, guys, right? Tapos boom, series of higher lows and higher highs, diba? So sa part na yon, dito siya nangyari, no? Series of higher lows and higher highs, diba? So right now, i-check naman natin sa moving averages. Let's start with 50. 50 support natin nandun nga, no, sa may 7.2 pesos. And kay 100, kay malayo, 200. Ayun, so meron tayo ditong golden cross. Right? Ayun, no, si blue line at si red line. Tapos i-hide muna natin, tapos ilabas natin si cloud. O, diba? So si cloud is pataas na yung trajectory. So possible nga this part is mark up phase na, no, kay EEI. Ayan. O, diba? So sa part na to, ang sabi natin kagabi is possible si cloud is pwede nating gamitin, ano, kay trend line, ano? So based dito, so kung magdo-drawing tayo ng trend line here, boom, no? Ayun, no? So we have here 1, 2, and 3 touches, tapos breakout, right? So sa part na to, kung dito ka nakabili, guys, nung nag-breakout sa ating cloud, so from here, so ayan, 44%, ano, yung profit, di ba? Oh, ayan, so without hype yun, ano? And sa ating RSI, so medyo not looking good, ano? So bakit? Series of lower highs, eh. High, lower, high, lower, high, lower, high, no? So sana sa part na to mag-bounce right here. Ganun, ano? So sana mag-bounce. Pero pagka di nag-hold, ayun, so medyo delikado nga to. Baka mabasag sell-off, no? Ayun, so sana. Sana mag-hold tapos mag-bounce si EEI. And kay MACD, so series of higher lows, so sana masustain, guys. Ito, oh, di ba? Higher lows, and sa ating OBV is, ayan, parang retest for breakout, no? Ayan, so malapit na mag-breakout, guys. So sana, no? So pagka hindi nakapanik, so syempre sell off tayo dito sa may support. Ayan. And here sa part na to, para siyang may trend, no? Ayan, no? O, diba? This is ascending triangle pattern, ano? Series of higher lows and flat tops. Flat,
flat, okay? Tapos series of higher lows, low, higher low, higher low, higher low. Ayan. So sana mag-breakout na, no? So kung hindi, edi syempre pullback muna tayo sa may support. Next natin is si NI Nihao. Ayan. So dito naman kay Nihao, i-check muna natin yung trend, no? Ayan, para mas clear yung usapan natin. So bawal kasi yung hype. At ayoko rin ano, no, nanga-hype. Bad yun. Bad. So based dito, ayan, so very obvious naman na ano na to, no? Markup phase na. Right? So based dito, si accumulation phase is here. Ayan, so dito guys, ano? Sideways, oh. Sideways. Right? Since noong June or April, ano? April or June 2018 hanggang June ng 2020. Then breakout, guys. Nice, okay? So sa part na to, kung papansinin natin, parang ano na siya, eh. Parang peep wave na, no? Ayan, so based ating Elliott wave, so possible ano na to, peep wave. So tingnan natin kung mag-extend pa yung ano, yung peep wave, no? So we have, wait, so we have 1, okay, 2, tapos 3, then let's see. Okay, ayan yun, right? No, ayan. So tingnan natin, no? So dito kasi sa may ano natin, sa third wave, hindi siya pwedeng maging pinakamaigsi, no? So dapat siya yung pinakahaba or yung middle, no? So kung ito ay susukatin natin, okay? So let's see, ano? Susukatin natin si ano? Si ayan, sino ba susukatin natin? Wait lang. Sana nga ba yun? So from here, so let's say ito, no? Wait lang. 2, 3, 4, 5. So let's say dito. Tapos dito, guys. And here. Okay. So ibiling natin. So na-reach na, guys, yung 1.414. Ito, guys. Right? Yung kay fifth wave. So, by the way, yung ating ginagamit is ano to, no? Fibonacci extension tool. Ayan. So, based dito, ito yung mga target price natin. Yung first target price for NI is 2.52. Ayan. So, ito siya, yo. Ito. 2.52, no? And yung next target price is na-hit na, which is 2.69. O, ayun, no? Diba? Siya ay resistance right now, ano? Si 2.69. And kung siya ay magbe-breakout, guys, so possible, ang target price na natin is 2.94, which is 1.618. Okay, so tignan natin, ano, kung mag-extend pa siya si fifth wave. Ayan, so possible, no? And sa part na to, i-check naman natin sa kanyang price. Price action, ano? O, ayan. So, resistance nga to, guys. Ayan, no? Right. Strong resistance. Right here. Diba? So, by the way, siya ay support na right now, ano? Okay, kung papansinin natin. Support na siya ngayon. Ayun, no? Ayan, kasi bumagsak na siya. So, sa part na to, extend naman natin tong isa.
right here. Extend natin to. Ayan, sa possible, ito naman yung ating next resistance, ano? Okay, ayan. Ayan. Right here, support. So, pagka hindi nag-hold possible, ang next support na natin, kay 2.6. Ayan, so ito siya, ano? 2.6 yung ating support, eh. So, pagka hindi nag-hold possible, dito na, sa 2. Ayan, so dito, malapit dito, no? Ayan, so meron tayong confluence. Ayan. So, malapit dito sa 2.5. O, diba? Ayan, so tignan natin, ano? Let's see. So, pagka hindi nag-hold sa 2.5, then pagka naman nag-bounce, 2.7, ano? Or 2.69. Basta malapit dun, guys. Ayan. Ayan, yun. Triple tap, eh. Diba? So, we have 1, 2, and 3. Ayan, 3 touches, eh. Triple tap. Ayan, so tingnan natin, ano? And sa part na to, right here, wait lang, i-check muna natin, ano? Here. So we have lower high sa part na to, lower high, tapos sa price action, higher high. O, so meaning, possible bearish divergence, no? And sa ating MACD, since siya ay binuhusan na, so dito naman lower low pa rin, guys, eh. Ayun, no? Lower low pa rin. Ayan, so not looking good, no? And dito kay OBV, so medyo lumiliko na pababa. Support is nasaan? So, ang support natin dito is here. Ayan. So, wala pa, no? Ayan. So, tingnan natin si NI. Ayan. So, FOMO na to, guys. FOMO. Ayan. Diba? So, kung nakabili ka rito sa accumulation phase, edi tiba-tiba ka. So, let's say dito ka nakabili. So, meron ka ng 157% profit, no? Diba? Ayan. Kaya minsan, much better pang hindi ka nalang makisabay sa mga tao, no? Kasi pagka meron ng price discovery, ala na yun. Hype na yun. Kumbaga, markup na yung ano niya, yung price, no? Ayan. So, dapat sa accumulation phase ka bibili. And sa ating moving averages, 50. Ayun, no? So, hype na nga, ano? 100. 200. Okay. Cloud. Okay. So, sa part na to, super taas na talaga. Ayun, no? Boom! Diba? So, for me, hindi na siya ideal bilhin. So, bakit? Kasi, hindi mo na mamamaximize yung profit. Ayan. So, medyo risky na to, guys, no? Next natin is, ano ba? ABA, ABA. So, dito naman kay ABA. So, base dito, breakout ba? Okay, so parang nag-breakout na nga siya, no? Sa part na to. Alright. So, ang next, ano natin dito? Next target price is... Ayan, so hanapin natin, ano?
Hanapin natin, guys. It's possible dito, around here. Ayan. 0.66. Next target price, no? Ayan. Okay. Pero sa part na to, parang meron din, no? Minor, ano? Minor resistance sa may 0.63 dito. Ayan, no? Diba, series of touches din, eh. Ayan, so tingnan natin sa 0.63 or 0.66. And here, sa part na to sa baba, this is descending triangle pattern. So, ang target price natin is yung height, syempre. Yung height. Okay. So, sukatin natin, ano? Ayan. So, ang target price is here. Sa may 0.63. Exact, no? Pero pwede pa ma-extend dyan hanggang dito. Sa 0.66. Ayan. And sa part na to, meron tayong gap up, no? KABA, ayun, no? Gap up, guys, sa baba. Ayan. So, tingnan natin, ano, kung siya ay papanik pa talaga. And sa moving averages, 50, malayo, 100, malayo, 200. So, we have here a nice breakout, no? So, nag-hold dun sa may 200-day moving average. Tapos, nag-print out ng bullish engulfing candle. Okay. So, sinakop niya yung buong body nung ano, no? Nung red candle. Bullish engulfing, then gap up. Ayan. So, tingnan natin. Let's see, you know? And sa ating cloud, so, medyo papataas na rin to, no? O, ayan, no? Diba? Diba? So, sa part na to, sideways pa siya rito, eh. Dito, guys. Diba, sideways? Sideways, then mark up pace na siya right now. O, diba? So, kung dito ka nakabili, so, 30% din yan. Ayun. Let's see. Tapos dito naman kay ano, kay RSI, so overbought. So based dito sa kanyang previous performance is yung resistance natin dito is nasa ano dito. Ayan, sa may 83 na isusunod, no? 83, tapos yung next is here. 86. 83 yung isa, tapos yung isa naman, 86. Ayan, so tingnan natin kung mai-hit yun, ano? Ayan, so wala pang retest, eh. Ayan, so tingnan natin. Kasi siya right now, andito na siya, eh. Ayan, so we have... So, we have 1 and 2. 2 touches lang, no? Ayan. Tapos, kay MACD, higher high pa rin. So, yung kanyang trend is intact, no? Intact pa rin, guys. And kay volume, kung papansinin natin, ayan, so malapit na sa may resistance. So, tingnan natin kung makakapanik upside, no? Next natin si Euro. Ay. Ayan, so wait lang. Iinom lang ako. Okay. So, let's continue. So, sa part na to kay Euro, i-check muna natin, ano? So, from here,
So ang support natin dito is ito. Support. Ito. Ayan. So ito yung support natin, ano? Or yung tinatawag na demand zone. Ayan. Demand zone, guys. Ayan. Dito sa 1.8 something, ano? 1.8 pesos. Malapit dito, guys. Ayan. And right now, kung papansinin natin, is nag-breakout na nga dito sa ating accumulation phase. Ayan. So, baguhin natin ang kulay yan. Okay, gawin natin blue. Ayan. So, si blue box, so, yan guys, si accumulation phase, no? Kay Euro. So, right now, excuse, kakain ko lang eh. So, sa part na to, nag-breakout, right? Breakout, then throwback, then push upside. So, this is good, no? Kay Euro. So, nag-start na yung markup phase niya. And sa part na to, okay, so hanapin natin yung resistance. Resistance. So possible dito yung resistance, guys. Right here. Okay. So gawin natin ito. Ayan. So resistance to, no? Pagka nag-breakout dyan, guys, ang next target natin is 2.5. Ayan, so dito, guys, na around here 2.5 pesos support. Hindi, syempre ito yung support natin. Ayan, so ito sa 2.1, ano, 2.1 pesos. Ayan. Okay. So, bali dito kasi nag-breakout na eh. Diba? Okay, so breakout dito sa may trend line. Breakout. Boom! Okay, tapos accumulation phase. Kasi sideways na eh. New trend, then boom. Okay, so what's next? Okay. Makikita natin yan sa mga susunod na ano, na mga trading days. So, sa moving average, 50, 100, 200. Nice. Clear breakout, no? So, saan? Sa 200-day moving average. Nice. So, sana masustain, ano? Para talagang, ano ito, puputok. Puputok na parang paputok. Ayan, oh. Okay, so tingnan natin, ano? So, kung di siya makakapanik, possible is okay. So, throwback muna tayo dito sa may support or sa 200 day moving average, ano? Sa may 2.2 pesos. Then, pagka nag-hold sa 200, then boom. Ayan. So, tingnan natin, ano? Let's see. Tapos kay Cloud, wait lang. Ayan, so breakout na nga to eh. So sabi nga natin, pwede natin gamitin si Cloud as trend line, ano? Ayan, no. So we have here the breakout. O, diba? 1, 2, and 3, and breakout. Right? Nice. Okay, so nakabili ka rito, guys. From here. Ayan, so almost 18% din, ano? Not bad. Tapos, ating RSI overbought. Overbought na siya, pero tingnan natin kung ano yung pinaka, ano niya, ano? Kung saan siya na re-reject. So, base dito, meron. Meron, ano? Eto, ah.
Ayan, meron nga. Ito. So, we have series of touches. 1, 2, and 3. Okay? So, pagka hindi nakapanik, pwede pull back muna tayo. Pero pagka nakapanik yan, so, ang next target natin is here. Ito na. Ayan. Ito, no? Sa 80. Tapos, kay MACD, tingnan natin, higher high pa din naman. Okay? So, still intact pa rin, ano? Intact. And kay OBV, so, sa part na to, tingnan natin. Okay. So, medyo breakout na to, no? Ayan, no? Oh, di ba? O, diba? So, medyo breakout na pero hindi pa naman siya clear. Ano? Hmm. Ay, hindi. Wait lang. Namumove kasi pagka ginagalaw-galaw. Eh, oh. Diba? O. Oh. O, oh, diba? O, oh, ayan. So, dito. Ayan. So, medyo hindi pa clear yung breakout. Pero pagka zinom, oh, di ba? So we have here higher high. Hmm. High, higher high. Oh, ayan. So tingnan natin ano. Looking good na to. Ayan, kasi bakit? Kasi siya ay parabolic. Right? Ayan, parabolic siya, guys. Mm. Cup pattern ano? Nice. Breakout. Mm. Ayan, so medyo maganda tong si Euro no. So yun nga lang ano na siya. Nasa markup phase na. Next natin si STR. STR. Ba Star Malls. So, dito naman kay STR, kung papansinin natin, i-check natin sa weekly chart para mas ayos. So, dito kay STR, so we have support, okay, support here, and support there. Hmm. So, sa part na to, i-extend natin ng konti. Or i-adjust pala, no? Ayan. So, nag-adjust tayo. Yung ano natin, support is 3.48. Okay, so malapit dun, ano? 3.48. Saan ba yun? Ayun. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. Strong support, no? Right? And sa part na to, kung titignan natin, so parang nag-breakout na siya. O, ayan, ano? So, fresh breakout sa weekly chart. Series of lower highs. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. Then, breakout. No? So, ayan. So, balik tayo sa may daily chart. So, dito sa daily chart, kung titignan natin, accumulation phase, eh. Dito, eh. Ayan, oh. Accumulation phase, then, boom. Okay? So, sa part na to, boom. Nag-boom na siya, guys, no? Mark up phase possible. This part. Tapos sa moving averages, hirapan ako magsalita. 50, 100, layo, 200. Okay, so malapit ng mag-golden cross, guys, no? Ayan, so malapit ng mag
Golden Cross. So sa part na to, pinush. Pinush upside since ano to, no? Fresh breakout kasi eh. So pinush upside pero hindi makapanik. Boom. Diba? Kaya mahaba yung wick sa taas. Okay? So meaning nun is marami nang nagbentahan sa part na to. Or wala nang ibig bumili sa mas mataas na presyo. No? So, ayan. Kaya naging weak. So, tingnan natin. Ano? So, yung support is support. So, possible dito yung support niya. Dito sa part na to. Support around here. Yan. So, possible dito yung support. Ano? So, we have 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Dito sa 4.5 ano, pesos. Tapos, yung resistance natin dito. So, resistance is nasa. Okay, sa part na to. Around here. Ayan. So, dito guys, 4.95, no? 4.95 pesos. So, we have 1, 2, 3, and 4, no? Tapos, dito pa meron. Ayan. So, resistance yan kay Star Mall, no? Tapos, kay Cloud. So, kay Cloud. Okay, so medyo ananda din siya, no? Okay, pataas na yung trajectory ni Cloud. So, meaning, possible, this is marked up phase na. Ayan, sa part na yan, no? So, tingnan man natin sa ano, no? Sa RSI. Medyo nahirapan ako magsalita. Ayan, so, pasensya na po kung medyo bulol. Lolbu. So based dito kay RSI, saan ang ating resistance? So ang resistance natin dito is ayan, so almost dito na rin eh. Halos, no? Ayan, no? So we have here series of touches 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Strong resistance yan kay STR. So, that's why siya ay nare-reject, no? O yan, sa part na to. So, pinush siya pababa. Or pinul pala, no? Pinul pababa. Hinatak, kumbaga. Tapos, kay MACD, higher, high. So, tingnan natin kung makakapanik pa, no? Then here, here's the volume. So sa part dito, so we have a breakout, nice, okay. Oh, ayan, so breakout eh. Diba? So we have 1, 2, and 3. Breakout. So we have cup tapos handle. So sa handle medyo mahaba, no? Ayun, no? Nice. Next natin si GMA. Ay, wait lang pala. Ayan. GMA 7. So dito naman kay GMA. So, i-check natin. Check, check. So, dito guys. Okay. So, titingnan natin yung trend niya. Ayan. So, nag-adjust tayo ng konti. Ano? Wait lang. Ayan. So, medyo hindi kasi kita pag di nag-bore.
Okay, sa part na to, series of touches. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, then boom, push. Push upside, no? AGMA. Tapos, meron nga tayong gap up, no? So, ang support natin dito kay GMA is... So... part na to, support is here. Okay, so dito guys, around here sa 5.45 na pesos. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and 8. Okay. Then si resistance is nasaan? So, ang resistance natin kay GMA is here. Sa part na to. So, yan. So, resistance yan, ano? Sa 5.7 pesos. So, ayan. Tapos, i-check naman natin si ano, ano? Sila moving averages. 50, 100, 200. So, we have here possible golden cross right here. Pero, take note, ano? Ano to? Mahilig to sa fake outs. Ayan, no? Fake out. Fake out. Diba? Tapos, kay RSI. Ayan. So, i-compare natin yung mga values niya, ano? Sa iba. So, based dito, so, ang ating resistance is na sa 80. Naantok na naman ako. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. So, resistance to, no? Sa 80. So, ang normal pullback niya is dito sa 80. Ayan, so tingnan natin kung siya nga ay magpo-pullback, no? Tapos dito kay MACD. So i-check natin si MACD. Higher high pa rin. Nice. Okay. Tapos kay volume. So grabe, ano na to, volume na talagang pinasukan siya. O, oh, diba? So, breakout, tapos alapang pullback. So, pagka nag-pullback yan, possible dito, guys. Dito. Next natin, si AREIT. AREIT. Okay, so dito naman is accumulation pace. Ayan, so possible. So, bakit natin nasabi? O, ayan. So, eto kasi si... ayan. Si sideways, no? Right? So, this part is possible accumulation phase. Ayan, kasi patalbog-talbog. Eh. Bounce, sell up, bounce, sell up, bounce, sell up, bounce, sell up, then breakout. Right? And sa part na to, so malapit na tayong mag-retest sa previous high niya, no? Sa 27.25. Sa all-time high pala. Ayan. Ayan. So dito guys. Ayan. So malapit na, no? Kay AREIT. And i-check natin sa moving averages. 50, 100, wala. 200, wala. And kay cloud, medyo, ano rin, ano, wala. So, sa part na to, possible nga, this part is markup phase na. No, ayan. Tapos, kay cloud, ayun nga pala yung cloud. And here, kay RSI, so, overbought, 18 eh.
Ayan. Tapos kay MACD, still intact pa rin naman yung ating trend. Nice. Tapos kay OBV, breakout. Okay, so may demand, no? Ayan, so breakout eh. Breakout. Nice. So based dito, parang meron tayong trend. Ayan. So uptrend, ano? So let's see kung susundan nyo to, si trend line. Next natin si, sino ba? CHP. Meron na ba to? Wala pa. Ayan, so wala pa si CHP. So i-check natin. So dito naman parang doji candle na siya. Okay. So meaning ng doji candle is the market is undecided, no? So walang panalo sa bears and bulls. So sa part na to, ang support natin is nasa 1.67. 60 tuloy. 67. Dito guys sa part na to. Then yung ating resistance is here sa 1.9, no? 1.9. Tapos sa ating chart, oh ayan, so kung papansinin niyo, boom, 'di ba? Ay no. So pwede nga nating gamitin ano? Si cloud as trend line, no? Ayun, no. So kung nakabili ka sa part na 'to, wow, 90%. Okay. Tapos sa moving averages, 50, 100, and 200. Oh, ayan. So, meron ng golden cross. So, very nice, no? Tapos, nag-hold na sa taas ng 200-day moving average. Nice. Ang hindi nice, inaantok ako. So anyways, meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5 pa. Medyo marami pa, no? So based dito guys, kay RSI sideways pa rin. Right? So hindi makapag-create ng higher high. So sa part na to, sideways. Kaya wala tayong ano dito. Mapapala. Tapos kay MACD, check natin si MACD. So dito kay MACD is nag-print out na ng lower high, no? Take note, ano? Lower high kay histogram, tapos ating volume is oh, ayan. So meron tayong trend line, ano? 1, 2 and 3. So, pagka hindi nag-hold, yun lang. Laglag yan, ano? Laglag sa bangin. Next natin. So, parang kabilis naman natin, ano? Ay, hindi natin nasama sila moving averages. Naisama nga ba? Oo. So, next natin, si FLI. Let's hide first. Tapos oh ayan, nice breakout, no? So sa part na to, siya pa rin ay sideways eh. Diba? Ayun, sideways. Sideways guys. So this is accumulation phase for FLI, no? Excuse. Wait lang, ano? Wait lang. Ayan.
Ayan. So let's continue, no? At medyo inubo ko. So sa part nga na to, this part is accumulation phase for FLI, no? Sideways since no COVID crash, no? So sideways bounce, sell up, sideways bounce, so possible ganyan, tapos boom. No, ayan, no? So let's see na lang na siya ay magka-boom. Ayan. And sa part na to, moving averages 50, 100, 200. Okay, so nag-hold na to, no? Looking good nga to sa FLI. Looking good. Nag-hold sa may 200 day moving average. Nice. 50. Okay, so malapit na rin tong mag-golden cross, no? Ayan. And wait. Kay Cloud naman, so medyo sideways na rin, tapos papaano na siya, no? Papaakyat na rin. Ayan, no? Diba? Ayan. Looking good. And sa part na to, lower highs, right? High, lower high. So tingnan natin kung makakapanik, no? O yan, kasi resistance to eh. Siya ay nalaglag sa may support. Then, okay. So, siya ay nagre-retest for breakout. O yan, so tingnan natin. Let's see. Tapos, wait. So, kay MACD, medyo alanganin to kasi, oh. O, diba? So, possible bearish crossover. Pero kung titignan natin yung kanyang past history. So, we have here fake out. Okay? Fake out. Or bear trap na tinatawag, no? So, pag sinabing bear trap, akala natin is talagang bearish na siya. Pero, yung pala hindi. Okay? Tapos, biglang gumana, no? Tapos sa part na to, lumiko na, pero boom, diba? Bear trap, no? So sa part na to, marami dito na siya shake out. Ayan. So, pinapabenta lang yung mga mahihina, yung mga weak hands na tinatawag. And sa part na to, nice. So nice, no? So, nag-hold sa may support. Okay. So, dito yung support na 1 and 2. And sana guys, mag-breakout na dito sa may resistance. Ayan, kasi sideways siya right now. Yeah. So, next natin si FNI. Okay, so dito naman guys, kay FNI. Oh, ayan. So, very nice, no? So, sa part na to, we have here, cup with candle pattern. Right? So, ito yung cup. Laki, no? Tapos, ito yung handle. So, based dito, ang target price natin is, so, sukatin natin, no? From here, tapos dito sa baba, wait lang, so medyo baluktot. Okay, dyan, kung saan nag-breakout, i-coconnect lang natin. So, ang target price natin kay FNI is here, sa 2.3, no? 2.3 petot. Petot din. Pesos. No, ayan. So, bullish to guys. Bakit? Kasi nag-breakout na dito sa downtrend line niya since 2017. So, sa part na to, very nice, no? Ayan. And right here,
So siya ay nasa resistance. Okay, sa part na to, no? Around here. Resistance here. Dito sa 1.81. Ayan, inuubo ko, guys. Meron kasi akong allergy. Ayan, so marami akong allergy. Hindi lang sa pagkain. Ayan, so pagka nalalambigan, ganun. Naiinitan. Nangangati lalamunan ko. Okay, so sa part na to, hindi tuloy ako makapag-concentrate. Ayan, nangangati kasi. So sa part na to, wait lang. Ayan, okay. So resistance nga to, no, sa 1.83. Ayan. So pagka hindi nakapanik, so syempre magpo-pull back muna tayo dito sa 1.7, ano? 1.7, okay, around here. So pagka naman nakapanik, guys, so saan tayo? So possible dito na. Dito. Around here. Oops. O, ayan. So dito, no? Sa 1.9. Okay, malapit dito. 1.9. Ayan. Tapos, sa ating mga moving averages, 50, 100, 200, so meron tayong golden cross, right? And here, sa part na to, cloud. So, si cloud is, okay, pataas na yung trajectory. O, diba? So, kung nakabili ka rito, guys, oh. Oh, diba? Ayan, pwedeng trendline to, eh, si cloud. So, kung nakabili ka rito, sa part na to, nung nag-breakout, so, we have 100% profit, no? Kay FNI. Tapos, dito, kay RSI overbought na. So, medyo delicates na to, no? O, oh, ayan, no? Ayan. So we have series of touches. Ayan. 1. San yung 1? Ito. 1, 2, 3, and 4. Diba? Ayan. So medyo hype na yan, ano? Delicates na kumbaga. And kay MACD. So kay MACD, higher high ba to? Or ano? Something na lower high. So para naman siyang ano, no? Higher high sa part na to. Pero ayan, so tignan natin. O, tapos dito, so gumagapang papataas. Nice. Ayan. So sana mag-break out dito sa part na to. Resistance, eh. Diyan. So, tignan natin kung magbe-breakout, no? O, ayan. So, next natin si TBGI. So, okay. So, sa part na to, we have here. So, nag-retest pa nga sa taas. Pero, parang weak na, no? O, ayan. So, i-check natin mamaya sa mga indicators kung meron pa siyang laban, ano?
So, ito kasi ano na to, strong resistance to eh. Dito sa part na to. So, pinush lang upside para mag-retest dito. Ayan na. Dito sa part na to. So, pinush lang upside na. Ayan. Tapos, binuhusan din. So, sana mag-ano dito, mag-hold. Right here sa 0.30, ano? Okay, malapit dun, guys. So, pag hindi nag-hold kasi, ang next support na natin kay TBGI is 0.27, no? 0.27 niya, no? So, we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Strong support. So, bali dito, ayan, so very obvious din to, no? Accumulation phase dito sa part na to, then bang. Markup phase, right? Ayan. Tapos tignan natin sa moving averages. 50, 100, 200. Okay. So we have the golden cross. Nice. Very nice, no? Ayan na. Looking good, no? And sa part na to, kay Cloud kasi. So, kay Cloud. Oh, ayan. So, pwede kasing gamitin yan na ano, no? Na trend line. Ayan, oh. Oh, di ba? So, series of touches kay Cloud. 1, 2, 3. And breakout sa part na to. So, kung nakabili ka rito, around here, so, meron ka ng profit na 75%. Nice. Then dito kay RSI. So meron tayong trend line, right? We have 1, 2, 3, 4, 5. So yung sa may second natin is ano to, no? Shake out. So shinake lang yung mga weak hands. Okay, para magbenta na sila dito, okay? And okay, so nag-breakout guys, ano, sa ating resistance. So we have 1, 2, 3, and yung sa pang 4th is nag-breakout. Nice. So yun nga lang, medyo hype na to, no? So tingnan natin dito kung saan siya pwedeng huminto. So based dito, ang next target natin is, ayan, so dito na siya. Halos eh. O ayan, no? O diba? So ang next target natin dito na value is here sa part na to. Ayan, so dito guys, no? Around here. Sa 84. Okay, malapit dito guys. 84 to 83. No? Ayan. So, tingnan natin kung makakapanik pa to si TBGI. Tapos, kay MACD. Higher high. Nice. So, sana masustain, ano? Higher high. Tapos, kay OBV. Boom. So breakout, no? 'Di ba? Breakout. At ngayon wala pang pullback. 'Yun lang. 'Di ba? So breakout dito. Nice breakout. Tapos throwback. Then boom. Okay, bullish 'no si TBGI. Ayun, no? All time high sa ano, no, sa OBV. Save natin. Next is East West. Sa mga bangko, medyo wala pang hype ata, ano. So i-check nga natin. So kay East West, check natin ito. Na meron na din. So dito kasi kay East West, nag-breakout na siya sa may downtrend line since ano ba to?
since 2017. So we have here breakout. So sa part, okay, so sa part na to, right here is markup phase na yan. Ayan. And based dito sa ating pattern, so cup, so ang target price is 13.45 ano, pesos. Malapit dito guys, dito sa part na to. Tapos kung buburahin natin to, right here, so dito kasi sideways eh. So that's why sinabi natin accumulation phase to, no? Ayun na, sideways. Tapos breakout. Di ba? Markup phase na to. Tapos moving averages 50, 100, 200. O, yun, no? Golden cross, no? Kay East West. So yun nga lang ano na siya. Markup phase. So ang support natin dito is na sa 10.8 pesos. Tapos yung resistance is na sa 11.4. So ayan. Dito guys, around here. Diyan. Sa 11.45 ano? Pesos. 11.45 pesos ng ating resistance. So tingnan natin. Let's see. Tapos kay Cloud. Ayan, so mataas na eh. Not looking good na to, no? Ayun, no? So nag-breakout na dito. Oh, ayun. Mark up pace. Tapos pataas yung kanyang trajectory, ano? And here, kay RSI, so medyo na-hit na yung ating trend line. So we have 1, 2, 3, and 4, ano? Ito, ah. So, ayan. So, talaga nangangati guys yung aking lalamunan, ano? So, hindi to COVID guys, ano? So, yun nga kasi nakatutok ako sa electric pan ngayon. Ayan, kaya nangangati. So, we have 1, 2, 3, and 4, ano? So, hindi nga nag-hold sa part na to eh. Breakout tapos bang, okay? So binuhusan na. So yung support natin dito is here. Dito, right here. Tapos kay MACD, lower high na siya. So ayan. So medyo nanghihina na to, no? Lower high tapos nakabaloktot na rin si OBV. So, ang support natin, support. So, meron ba tayong trend line? O, yan. So, trend line to, no? So, possible ang support natin is here. Dito, guys. No? So, we have 1, 2, 3, 4 touches. Ayan. So, support yan, no? Ayan. So, tingnan natin. And last, so, meron po akong dinagdag si Bicor. Ayan. Si Berjaya. Berjaya. So, dito naman kay Berjaya, ayun na nga. So, nag-play out na nga, ano? Si Fifth Wave. So, very exact, guys, no? So, yun nga lang, medyo nauna to ng pitik sa fifth wave, no? So, we have here, first impulse, pullback. So, second impulse,
pullback ulit, then bang, okay? So based dito, ang possible target price natin is sa 5 pesos. So tingnan natin kung may hit, no? So syempre, tingnan natin. So paano natin ipe-predict yung mga possible target price? Okay? Nang hindi tayo gumagamit ng price action. So syempre, gagamit tayo ng Fibonacci extension tool. So syempre, sabi natin, pagka Fibonacci extension tool from swing low to swing high to swing low. So ibabalik lang natin, ano? So tutok dito sa swing low, tapos hahatakin dito sa swing high, then kung saan siya na-terminate or kung saan yung pinaka-swing low niya, so ibabalik natin dun dyan. Okay, swing low to swing high to swing low. Ede, i-apply natin, ano? So from swing low, ayan, swing low to swing high to swing low. So, ayan. So ang target price natin is first, ano? O ayan, sa may 5 pesos. And yung next target price, ayan, sa 5.29. And yung third target price is 5.71. Ayan, so tignan natin, ano? Kung sa next week is may hit na tong si 5 pesos. Ayan. O, diba? Elliott Wave. O, tapos dito, don't catch this one, ano? Kasi ano na to eh. Markup pace na to, guys. Markup pace na yung pagkaganyan na, ano? O, ayan. So, marami nang nakadiscover dito. So, kung nakabili ka dito sa part na to, no, sideways pa lang siya. So, meron ka ng profit na 119%, 'di ba? And sa moving averages, so we have 50, 100, 200. Okay, so still intact pa naman din, ano? Tapos dito, tingnan natin kung magre-retest for breakout, no? So we have 1, 2, and possible mag-retest nga dito. Ayan. MACD, looking good. Okay, so possible bullish crossover, no? Ayan, no? So nag-converge na ulit si MACD line at signal line. Tapos, nag-print out na ng higher low dito sa ating histogram. Nice. Okay. So, tingnan natin. Ha? Tapos, volume. Okay. Sorry. Test for breakout. So, sana is mag-print out ng higher high, ano, sa next week. Nice. Ayan. So, dito kay Bcore, guys, syempre, don't chase this one, ano, kasi mataas na masyado. Ayan, so hype na to kumbaga. At malapit na rin tong mag distribution phase, no? Ayan, so huwag kayong ano, papahype. And I think tapos na po tayo sa ating mga requested stocks. So, see you sa next video, no? Baka blue chips naman yun. Bye-bye!